Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Talamak na naman ang kaso ng human trafficking, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa Myanmar. Kaya naman, isa yan sa maigting na tinututukan ngayon ng Department of Migrant Workers. Hinggil dyan, kumuha tayo ng update mula kay Rod Lagusad. Rod? Luisa, tinututukan ng Department of Migrant Workers ang issue ng human trafficking sa mga Pilipino kaugnay sa cryptocurrency scam sa Myanmar. Inatasan na ni Migrant Workers Secretary Susan Ople si Undersecretary Bernard Olalia na magiging officer in charge habang siya ay nasa Saudi Arabia sa susunod na linggo para makipagpulong sa Department of Foreign Affairs at sa Bureau of Immigration. Anya ito'y para bumuo ng plano para malabanan ang mga illegal na operasyon na gumagamit ng social media at nang bibiktima ng mga nais maging OFW. Ayon kay Ople, bukas na naman ang DMW na mamuno sa naturang inter-agency meetings. Dagdag niya, maganda na mapag-usapan dito kung paano maiiwasan ang ganitong mga insidente, ang pagpapanagot sa mga nasa likod nito at pagtulong sa mga naging biktima. Nagbigay na rin ang direktiba ang kaliin sa TOEA na siguruhin na wala sa mga aplikante ang ginagamit na disguise bilang direct hire, agency hire o balik manggagawa workers gamit ang kanilang sistema. Luisa? Maraming salamat, Rod Lagusad. Samantala, sa iba pang balita, pera o salapi ang pinaka-pinapaboran na regalo ng mga Pilipino sa darating na araw ng Pasko. Yan ang lumabas sa Preference of the Best Aguinaldo Gift for Christmas Survey na isinagawa ng Veritas Trust Survey. Sa 1,200 na respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa, 38% ang nagsabing mas gusto nila ang gift in cash. 32% naman ang nagnanais ng gift in kind o ibang uri ng regalo. May 22% naman na nagsabing it's the thought that counts. At may 8% na hindi pa sigurado anong uri ng aguinaldo ang kanilang gustong matanggap sa darating na Pasko. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe. Magandang hapon.